Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Linggin ang dalangin at pagsama mo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ibon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Apostol Santiago. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bukong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinalaga mo ang unang pag-aani ng iyong mga apostol sa pagdanak ng dugo ni Santiago. Ipagaloob mong tumibay ang iyong sambayanan sa kanyang pagpapahayag ng pananampalataya at lubusang pagkakamit ng pagdalangin niyang puspusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak. Kung baga sa sisidlan ay palayok lamang upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin.
Ginigipit kami sa kabi-kabila, ngunit di nagagapi. Kung minsay nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawalan ng kaibigan. Naibubuwal, ngunit di tuluyang nailulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Kami'y laging nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Kristo upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Anupat habang ako'y dahang-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi sa kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos ay muling bumuhay sa Panginoong Jesus, ang siya ring bubuhay sa akin kasama niya, at magdadala sa inyo at sa akin sa kaniyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay kapakanan ninyo, upang sa pagdami ng mga nakatatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may tuwa. Hayabayaan mo na mag-aning masasaya't natutuwa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nananangis ay aawit na may galak, dalay ani pabalik. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Magsitayo ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana'y ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababataba ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay nagahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Apostol Santiago, isa sa 12 alagad na pinili ni Jesus para pangunahan at pamunuan ang kanyang simbahan, no, na itinatag. Si Apostol Santiago ay isa sa magkapatid na tinutukoy ngayon sa ating ebanghelyo na kung saan kasama ang kanilang ina, inilapit at tiniling ng kanyang ina na siya ay maupo sa kanan o sa kaliwa, ganun din ang kanyang kapatid. Ito po yung dinudulog ng ina. Bagamat sa umpisa, siyempre, bilang immature pa sa pananampalataya itong si Santiago ng panahong ito, kaya ang nasa isipan pa nila ay yung maging angat sa lahat. No? Yung pagsunod kay Kristo ay may naghihintay na posisyon para sa kanila. Kasi hindi pa malinaw talaga na ang paghahari o kaharian na tinutukoy ni Jesus ay doon sa langit. Samantalang sila, ang kanilang naisip ay dito pa lang sa lupa. Pinagtiyagaan naman po ni Jesus. Pinagpasensyahan at hinabaan ang kanyang, kumbaga, pasensya para mas maturuan pa itong si Santiago. Na dumating din ang panahon na talagang kung ano ang dinanas ni Jesus, dinanas din niya na paghihirap. Hindi nga lang natin alam kung sa ngayon siya ba ay nakaupo sa kanan o kaliwa. Dahil malinaw naman na sabi ni Jesus, may pinaglaanan na dyan. At hindi yan kailangan na pwedeng sabihin, karapatan ko ito, akin dapat yan. Dahil lang Diyos ang magbibigay at ang magsasabi kung sino ang uupo sa kanan at kaliwa. Sa ngayon, ang importante na kailangan matutunan, paano nga ba maging lingkod? Yan. So ito yung sana na mapagtuunan natin ng pansin. Paano ba maging lingkod?
May mga bata po dito, no, sa na mga kasama tayo. At nawa, mas para sa mga magulang, ngayong kapistahan ni Santiago, mas maintindihan din natin. Of course, bilang magulang, gusto mo nasa maayos na kalagayan, nasa maayos na posisyon ang inyong mga anak. Pero hinay-hinay lang. Kasi kagustuhan sa kagustuhan natin na maging magaling ang inyong anak, nakakalimutan naman natin na maging mabuti sila. Sa sobrang galing, di ba? Minsan sa sobrang galing nila, pati ikaw kaya nang sagutin. Sa sobrang galing nila, pag pinapangaralan mo, ikaw pa ang pangangaralan. Kasi bata pa lang, naimulat mo na eh. Inaituro mo na, dapat magaling ka ha. Dapat mausay ka. Dapat angat ka sa iba ha. Huwag kang papayag, nakulelat ka. Kaya yung motivation, no, doon din nanggagaling eh. No? Yung how we motivate yung mga bata na mag-excel, na maging successful. Yung pamamaraan mo. Minsan, nakikita mismo, no? Na kahit mali, ginagawa nating tama, na nakakamulatan ng mga bata, para magtagumpay ka, sige lang. Kung kinakailangan may hilain, kung kinakailangan may siraan, okay lang yan. Ang importante, ikaw, nasa posisyon ka. Ang importante, ikaw, yung no, ma-promote, ikaw ang presidente, ikaw ang leader, ikaw ang manager. Eh ang sa totoo lang po, marami nang magaling talaga. At talagang iba, no? Iba yung henerasyon ngayon. Magagaling talaga sila. Ha? Hindi natin maki-question yan. Magaling sila. Ang nakakalungkot na bahagi, kumukonte ang mabubuti. Eh, alin bang mas gusto natin makasama? Yung magaling na tao o yung mabuting tao? Kasi maraming magaling. Magaling sa maling pamamaraan, magaling mandaya, madaling magsinungaling, magaling manloko, pero yung pagpapakabuti, nahihirapan tayong ituro ito. And lagi na lang nandun yung parabang, it is my right to be there. It is my right to have that. It is my right. So, nawa po, no? Pagnilayan natin ng mabuti, ha? Kasi talagang crucial sa mga bata yung sa umpisa pa lang, hinuhubog mo na yun. Tayo na medyo may isip na, alam natin yung tama at mali, alam natin yung mabuti at masamang pamamaraan. Bata pa lang, kung gusto natin magkaroon ng pagbabago sa susunod na henerasyon, simulan natin ngayon. Kung nagmaliman yung naituro sa atin, ngayon mulat na tayo, huwag na nating ipasa. Ituro na natin yung mas tama. Hindi lang basta magaling dapat, kundi mabuti. Dahil naniniwala ako pag mabuti, magiging magaling yan sa kahit anong aspeto ng buhay. Amen? Magsitayo ang lahat. Si Santiago, kapatid ni Juan, ay tinawag mula sa pagsusulsi ng kanyang lambat upang sumunod kay Kristo. Sa tulong ng apostol na natutong maglingkod sa iba, manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Ang mga lingkod ng simbahan, naway gampanan ang kanilang tungkulin sa diwa ng paglilingkod at paglalaan ng sarili. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol.
ang mga naglilingkod sa bayan, naway makatupad sa kanilang tungkulin ng may katapatan at pag-aalay. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Magkaroon nawa ng maraming kabataang bukas loob na tutugon sa tawag para sa pagpapari at buhay relihiyoso. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Ang mga may sakit naway matutong makibahagi sa kalis ng paghihirap ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Ang mga yumao naway tanggapin sa kagalakan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Idalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ikalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dalisayin mo kami pakundangan sa nagliligtas sa binyag ng iyong anak upang sa kapistahan ni Apostol Santiago na niloob mo ang unang makainom sa kanyang kalis. Kami makapaghandog ng haing iyong tinatanggap na matamis sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel ng sisiawin nang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan.
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, binaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria ni Ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa na mga apostol ni Santiago at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaan loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami tulungan mo pakundangan sa pagdalangin ni Apostol Santiago. Ngayong sa kapistahan niya ay masaya kaming nakinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Bumayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,